Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Si Ronnie Cayosa sa aking trading and risk management page. So, mag-update lang tayo ngayon regarding sa ating market, no? What's happening in PSEI? So, sakto lang yan. Na-close na yung ating the trading market, no? So, check ko lang kung okay. So, mag-message below kung okay naman yung sounds kasi ginagamit ko yung bagong headset ng aking anak na binigay sa akin. Wow, nasa call center. Okay naman, maliwanag naman. Okay. Sige, comment down below. Yan. Ang aking my bahay, my beloved, no? Na very supportive sa mga ginagawa ko. Okay, so ano ba yung i-update natin? Ito yung normal trading kasi Monday ngayon. Ayan. So makikita nyo kung paano gumagana yung ating stock market. Hello, Kuya Ismael. Ayan, nandito si Kuya Ismael. Sounds check. Okay naman, di ba? Oh, ganda nga eh. Sabi ko, okay ah. USB type pa siya. Okay, so ito, no? I'm using yung YardStream para mapakita ko rin yung share screen na screen ng aking computer. Maganda ka sa ayan. So, makita niya, di ba? Okay ba? So, yan yung screen ng aking computer. So, at least, mag-share ko sa inyo kung ano yung aking di-discuss, di ba? Alright. So, check ko lang din dito sa aking cellphone. Hirap no, daming, ano, daming gadget. Para ma-check ko kung okay naman yung aking, ano, itsura. Di ba? Alright. So, dali ah. Makita eh. Saan na ba ako? Okay. So, ito na yung ating platform, no? Ito ang tinatawag na COL. Yung iba nagtatanong kung ano yung platform na ginagamit ko. Ito yung Call Financial. So, maraming actually na mga ito platform na pwede namang gamitin. So, depende yan, no? Kung saan ka, saan mo siya magagamay. Ito kasi gamay ko na rin. And para magamit mo, syempre, kailangan mag-trade ka. Hindi pwede yung titignan mo lang siya. Okay, and then kiklik-klik mo lahat ng mga tab na nandiyan para maintindihan mo rin kung paano gumagana. And marami din na mga platform kasi na medyo nakakalito. No? Pagka sa umpisa, pagtingin mo pa lang, malilito ka na. Di ba? May ganun eh. But ito nakita ko kasi friendly user siya. Para lang nag-Facebook. Click-click lang. Diba? Mga ganun-ganun lang. Okay? At makakapunta ka na doon sa gusto mong puntahan. Right? Ito yung tinatawag na ano? Main tab. Yan. Okay. So, mga gustong matuto, kasi ibang tatanong, paano ba ang gawin niya? Paano ba yung mag-trade? No? Akala kasi minsan, ako din, ganun din ang pagkakaintindi ko before, no? Na pagka nasa trading ka o magte-trade ka, kailangan malaking perang i-invest mo. No? Aside from that, kailangan magaling ka mag-trade agad. Oh, hindi po ganun, no. Kailangan pag-aralan mo talaga at kailangan maliit lang kailangan puhunan na ilalagay mo para at least 'di ba, mag-loss ka man yung kaya ng dip mo, 'di ba? May ganun eh. May emotional na ano kaya yung iba kasi ayaw na nila mag-trade. Once nag-loss na sila o yung puhunan nila naubos or sabi na lang natin natalo, ayaw na kasi akala nga nila sugal itong stock market, which is not, you know, hindi siya sugal. Well, ito is an investment na kailangan pag-aralan or is a business na wala nga lang physical na products kasi lahat ng mga tinitrade dito is a company with pagka company, diba, business 'yon, so may physical products sila. So, hindi ka na kailangan magbenta. Kailangan mo lang mag-invest para at least kung kumita yung kumpanya na yun, kikita ka rin. Alright?
So, yun, ganun yung ano ng stock market, ha? Kasi ako before, ganun yung pagkakaintindi ko, yung kailangan magaling ka na, marunong ka mag-trade, kailangan malaki yung puhunan mo, okay? And, isan nga parang ang dating ano eh, sabi tawag dito, nakiklik ko na yung mga importante, no? Okay. Hindi mo maano siya. Hindi mo siya kailangan na pag dito, ng tao, no? I mean ano, parang kailangan meron palang tao na mag-aano sa'yo, magte-trade sa'yo. Ano ito, mga hedge fund, mga ganyan. Mga nagte-trade ng mga market na malaki. Okay? So, dito naman si Oil, meron din yan. May mga tinatawag tayong mutual fund dito. No? Later on, maintindihan nyo rin yan. Pagka talagang inaral nyo yung stock market. Okay. And right now, itong pag-update ko, it's every day, no? Except Sunday and Monday, kasi nga wala namang trading that day. So, and 3 o'clock naman ang naging schedule na gagawin ko siya. No? Before kasi, medyo sabi nga ng wife ko, ilagay mo yung tamang venue o yung tamang nangyari, page or sa Facebook yung pagla-live mo kasi baka magulo na yung mga tao kung saan ka mag-trade or kung saan ka mag-discuss. Okay? So, ngayon, it's official. Itong trading and risk management page ko, dito na ako mag-live every day except Sunday, Saturday and Sunday. Alright? But yung may mga, kasi dalawa kasi dinidiscuss ko rito eh. Local, okay, yung PSEI natin, yung stock market natin, and international naman, na ang gamit ko naman is yung eToro. eToro kasi is another platform na pwede kang mag-trade using that platform pero units lang, no? Unlike dito kasi ito shares talaga binebenta mo rito o binibili mo yung binebenta mo or nag-buy and sell. Doon naman units, no? Hindi ko di-discuss yun right now. Pero later on sa mga gagawin kong mga discussion or sa mga updates or sa mga normally iba training ang tawag nila, di-discuss ko rin yun, siyempre. Okay, ito na yung platform na sinasabi ko sa inyo, no? So, sige, update. Like, for example, San Miguel Corporation, meron sila tinatawag na, kiklik nyo lang yon kung meron na kayong ganitong platform na COL, malalaman nyo kung ano yung news na nandito. Okay? Pag kinilik nyo, automatic yung papasok yan. For example, ano ba yung meron dun sa nandito to San Miguel Corporation Preferred Shares Series 2K Follow-on Offering. So, pag kinilik mo yan, actually yan, yan. So, nayroon silang FOO announcement, Follow-on Offering. Tawagin. So, ibig sabihin, pwede kang bumili. Na ang price nila ngayon is 75 pesos per share. Okay. Magkano bang share ngayon ng San Miguel kung check-in mo? SM... ba SMC. So, pag chinek mo yung San Miguel Corporation ngayon, is 135 na. So, ibig sabihin, kung dito ka bibili sa kanilang mismong stocks or company, okay, ng shares, per shares niya is 135. Diba? Kung dito ka naman bibili sa FOO, okay, follow-on offering, 75 lang per share. Okay, and a minimum subscription yan is 500. Okay, 500 shares and thereof, no. Pero depende to, no. Ibig sabihin, hindi agad-agad yan makakakuha ka. Kunyari, may malaki kang puhunan. Kukuha ka ng sabi natin 1,000, 2,000 shares. Depende yan kung ilan, kasi may minimum may binibigay na maximum na shares dito sa COL na paghahati-hatian ng mga retailer. Ang tawag kasi sa mga katulad namin or mga nagte-trade, no, on their own, retailer ang tawag doon. Okay. May malalaki naman institution naman ang tawag doon. So, parang ganito lang, parang itong COL is a platform na pwede kaming bumili using yung platform nila. Parang buwabakas na kami sa COL. OK?
malaki. Hindi, COL lang bibili ng malaki, bulk, o parang wholesale lang tawag. Kami retail, and COL is the wholesale. Okay ba yan? So, pag bumili ka ng price ng San Miguel, 75 dito sa FOO follow-on offering. Pag bumili ka naman dito, okay, 135. Yung last na kasi is 135. Ano kagandahan sa San Miguel? Maganda yung ano niya ngayon, no? Yung fundamentals niya. Ano ibig sabihin ng fundamentals niya? Yung news niya, yung earnings niya, no? And kaya umaakit yung price niya. Imagine mo ito, 9 pesos ang inakyat niya ngayon. Today lang to, ha? Ibig sabihin, last kahapon, kung meron kang shares ng price na 126 at binenta mo ngayon, last price nila 135, meron kang 9 pesos na tubo. Diba? Yung profit. So, ganun yun. Ganun po yung pagkita rito sa stock market. Okay. So, para ma-check nyo rin naman kung ano yung mga stocks na pwede mong bilhin, yan, meron ka makakita rito sa PSEI, okay, na mga stocks index, no? So, yan yun. Marami yan, actually. Pero ito, ito yung mga normal na tinatawag nating active stocks, no? Na barito is more on blue chip, tawagin. Kaya medyo mataas na yung price ng iba. And then makikita mo naman siya kung active nga siya dito sa gainers and losers. Diba? Yan. So mga gainers, ibig sabihin, pag green, ito yung nag-gain niya yung araw na to. Ang laki yung 26% ang euro. Wow. And ano pa ba? Pero malilit lang presyo niya, 2.9 pesos lang. Sabihin, 2 pesos and 9 centavos, pwede ka na makabili ng shares. Kaya kung may 10,000 pesos ka, ito lang yan ha, kung may 10,000 pesos ka, pwede ka makabili ng euro. At 1,000 board lot. So kung kukumputin mo, di ba? 2.9, 10,000, okay, 10,000 pesos, divide mo by 2.9, kasi 2.9 per share siya. So makakabili ka ng 3,000 board lot or shares. Okay ba yun? Eh, tumubo ka ng magkano naman? 61 cents. Okay. So, kung yung 3,000 mo, yan ito yan ha, yung 3,000 mo, sabihin na lang natin, no, na kumita o nag-profit ng 61 cents. Centavo lang yan ang kitaan dito. Times mo nga sa 0.61, okay, meron kang 1,833 pesos in this day. 10,000 mo, tumubo ng 1,830. So, ganun lang po yun, no? Ganun lang. Kaya iba talaga ang ginagawa nila. Nagtitrade sila daily, no? Araw-araw. Kasi kumanya mo kung 2,000 kinikita mo araw-araw, saka ba nakakita, no? Magkano minimum wage ngayon? Diba? Sa parang 600? Oh. So, laki pa. Nakaupo ka lang, nititrade ka. Pero kailangan, alam mo, hindi pwedeng, diba? Hindi mo alam, bili ka na lang, bili. Walang ganun, ha? Kailangan na marunong ka rin mag-trade. Okay, so dali ah, yan, nakita ko na ito. Check ko lang din dito sa aking cellphone. Magkano minimum? Ayan, nakita niyo yun. Okay, so yan, yung mga ano tayo, mga watcher tayo, basahin na nga natin para at least, siyempre, nag-effort yan. Titignan ko lang dito sa kabilang ano ko ah. Sabi ko, Ismael, kita na ba o lugi na? Laki ng kita, no? Yeah, mahirap pala. Kailangan pala makipagsabayan sa maraming gadget. Hindi naman. Hindi lang yon. Kailangan may pera ka pa at consent ka sa doktor. Baka atakihin ka sa puso kung masyadong excited sa resulta ng stock trading. Tama ka, kuya. Misa kasi nakaka-excite talaga mag-trade. Para ka nanood ng basketball. Pero, depende yan. May style yan. May tinatawag tayo, may tinatawag tayo siyang strategy, no? Na hindi mo na kailangang panoorin pa o tignan pa. Kasi mga ganun, akala nung, di ba, dati na yung old school eh, yung mga nanonood, pa tinitignan nila kung akit pa ba yung trade. Ngayon, hindi na. May tinatawag tayong mga GTC, okay, good till cancel, o ilalagay mo lang. Dito lang sa platform natin, wala rito yung ano eh,
yung ilalagay mo lang kung hanggang saan ka pwede malos. Diba? So sa US meron nun. Okay, na sineset lang yon. Dito sa atin, as of now, wala pa. Pero yun nga, kung gusto mo naman na talagang yung profit mo, ma-fix mo lang kung magkano ang kikitain mo, lagay mo lang, GTC mo lang doon sa price na yun. Para at least kahit umalis ka na, automatic yun. Okay, na ano yun, nasisell yun, nakoconvert agad yun. Alright? So, marami kasi ano eh, tagito yung, ano ba yung word na yun? Yung maling akala, totoo lang, sa pagte-trade. Ganun ako dati. Maling akala, bakit maji mo ilang years bago pinalagpas ko para matuto? Noong time na dalok, nung bago pa lang kami ni Grace, nagbibuild kami nung ilang palang anak namin, parang apat palang anak namin noong time na yun, nagkaroon ako ng chance sana, di ba, ang galing, no? Na mag-trade or magkaroon ng stocks, no? Kaya lang hindi ko sinubukan dahil nga sa maling akala. Di ba? Pero totoo lang, dati naman, may mga nag-handle ng mga, ano, ng mga investment. No? So, hindi ikaw personally yung magte-trade. May mga nag-handle sa'yo. Pero, ayun nga, investor ka pa rin. Tawagin. Pero ngayon, iba na. Iba ng labanan niyo kasi online na. So, ikaw na magte-trade talaga. Ikaw nang makakaalam, no? Kung makikita mo agad, kung you gain or you lose on that day of trading. Pero sabi nga, kung hindi ka naman, I mean, kung ayaw mo naman ng nagtitrade everyday, pwede ka mag long trading o kaya tinatawag nating long term. Hayaan mo lang siya doon kung ano, feel mo na pag-aralan mo na pwede siya mag-profit in the long term, on the long, di ba? Parang Jollibee. Sample tayo na lang. Sige, sample na lang ako para at least excuse me. Ayan, oh, sino ba nagsabi ang Jollibee na aakyat ulit siya ng 195, di ba? Na ang ganitong kabilis. Kasi nung time ng nag-start yung pandemic, that's 90 pesos na lang siya. Oh. Pero mas mataas siya last year, 300 yung price niya. So, mga ganun, no? Hindi naman basta-basta agad-agad aakyat yan. Hindi rin naman basta-basta. Unless na may mga catalyst na ang catalyst ibig sabihin news na pwedeng mangyari para bumaba yung price, no, ng isang stocks or ng isang company. So yeah, kung mapapansin nyo rito, no, ito another platform naman itong ginagamit yung Investigram. Ito naman yung charting. Dito minsan maraming hindi naman tatakot. Kumbaga nahihilo o na hindi maintindihan ko pa paano. Ako rin before, hindi ko may, ano ba yan, mga charting yan. Pero ito ang pinakamaganda ka sa pagte-trade, pag naintindihan mo yung technical analysis na tinatawag. Once na kasi na-aaral mo yan, nabasa mo yan, no? Sabi nga ni, ayun ako, nakakahilo na mong basahin yan. Totoo naman, sa umpisa nakakahilo kasi hindi mo pang alam gawin, di ba? Hindi pa alam i-plan, no? Yung bawat galaw ng stocks, no? So for example, tayo yung GFC. Yung GFC, ganong kababa yan na nagsimula yung pandemic. No? Ito, 80 pesos. Pinakamamayan, 80 pesos. 89. No? So, ibig sabihin, from 89 pesos, o 90 na lang, sabi mo, 90. Sabi mo lang, 100 pesos na lang yan during that time. Saan siya galing? Dito siya galing sa last year na lang. Last year alone, same month, March, oh, galing siya sa lakihin ko para makita natin ng pool. Ayan. Galing siya sa 300. 325. So, ayun yung price niya. February, March, April. Ayan, March. From 300 na lang, hindi na 319, 320 sabihin mo. 300 na lang to 90 pesos. So, ayun yung difference niya ng isang taon. Isang taon, ha? Pinag-usapan natin. So, kung dito ka nag-invest, eh, sabihin natin na pumalo ng 90 pesos, natakot ka, or sabihin natin na ayun, sinasabi nga ni Kuya eh, kinabahan, kailangan may doktor ka, di ba? Pakatakin ka sa, uy, wala na pera ko, naubos na. Talagang talo ka dyan. Pero, kung hindi mo siya binenta, okay, ang tawag din is paper loss ka lang. Pag sinabi paper loss kasi, ibig sabihin,
andiyan dyan pa yung investment mo. Kung 1 million investment po during that time, sabi natin may 1 million ka na binili mo ng kasi ang 1 million divide mo by 300 na lang. Okay, meron kang 3,333 stock shares. Sabi mo lang 3,000, 'di ba? Eh kung iko-compute mo yung 3,000 mo, times mo to ng 90 pesos na lang, okay? Imagine mo, ang value ng pera mo, okay? Ang value na lang from 1 million magiging 300,000 pesos na lang. So, ibig sabihin, loss ka ng 70%. Ganun yon. By percentage nga binibase yun. So, from 1 million naging 300,000, so 70% ang loss mo. Paper loss, ha? Paper loss. Kaya alam mo, yung mga tao kasi na masyadong, yung bang ano, negative agad yung thinking or kaya iniisip agad, naku, babagsak na, mawala na akong pera. O kaya nagkataon na yun, kailangan nila yung pera during that time na, di ba, para sa family o kung may mga may sakit, binibenta nila agad yun. No? Binibenta nila yun kahit patalo na. So, may bibili talaga, no? Kasi ang baba eh. Diba? Pag binili yan at 90 pesos, okay, hantay lang ng ilang months, di ba, tong November, nag-194 siya. O sabihin, nag-double na yung price niya. So from 90, nag-190, sabihin, 100 pesos na yung profit. Okay. Kung inantay-antay niya lang, at least, di ba, parang 50% lang yung paper loss pa niya. Magkaka-almoranas ka niyan. Pag tumayo ko, hindi nyo kasi ako makikita eh. Dahil, tuwa tayo naman ako, Rose. So, don't worry. May mga break ako pag nagugas ako, pag nag-CR, yan mga break-break. Pagka medyo nag-iisip-isip ako, tumatayo-tayo talaga ako para at least hindi lagi nakaupo. Ngayon, pagka meron na, start na ako ng ganito, syempre, 30 minutes to 1 hour. Hindi lang yan kailangan, may pera ka at may consent. Okay? So, yun, ayun yung ano, ayun yung mga, sa mga gusto mag start ng trading, okay. Huwag tayong matakot magsimula ng mababa. Maliit lang. Yung hindi mo masyadong kailangan o hindi mo kailangan talaga, I mean. O kaya yung mga nakatago mo na nasa banko lang, nakapark. So, yun ang munang gamitin mo para pagpag-start ka lang. Ma-feel mo lang, kumbaga, yung tinatawag natin. No? Kasi pag na-feel mo na mag-trading yan, ano ka na yan, magkakaroon ka ng confident. Parang kami, yung anak ko, yung panganag yung anak, nung umpisa medyo negative siya. Parang sinasabi, daddy, sugal yan eh. O kaya, daddy, hindi ko kayang ano niya gawin. Parang matrabaho or, di ba? Sabi ko, di subukan mo lang, tignan mo lang. Start siya parang June ata. July, August, September, October, November. O, di 5 months na ginagawa niya. Ngayon, mas, ang galing niya pa mag-analyze. Kasi dito kailangan i-analyze mo rin eh. No? Dalawang klaseng pag-analyze. It's a fundamental analysis. Yung analyze mo. Fundamental analysis and technical analysis. Ito, technical naman ito tinatawag. Kasi yung mga charts na rito, tapos may ginagamit ng mga indicators, yan. So, pag mga gumagamit na ng mga ganyan, yan, ina-analyze na yan kung ano sa pupunta yung market, di ba? Tapos, sinecheck din kung ano yung mga past history niya, kung paano yung mga galaw niya. Okay. Kasi normally, yung mga history niyan, di ba sabi nga, history repeat itself. Oh. So, pag naulit yon, ibig sabihin, babalik yung presyo doon. Okay. And that's may mga correction din na tinatawag. Ano ba yung mga correction na yun? Baka nakatingin dito. Dito ako napapatingin. Eh. Yung mga correction naman yon normally, ha, hindi ko sabi palagi na nangyayari. Happens 8 to 10 years. No? So, ibig sabihin, pag masyado na mataas yung presyo, katulad na ito, ang taas na masyado, kinorek siya, oh, di ba, buhaba. Saka hindi lang naman Jollibee, marami pa rin, maraming company. At hindi lang din sa Pilipinas, no? Actually sa buong mundo nangyari because of the pandemic. Right? So yun, hindi naman kumbaga kung lalo ngayon, timing talaga ngayon bakit ang baba ng presyo tapos magde-December and then hindi lang 1 year or 2 years ang correction na ito. Baka umabot pa ng 3 years. And then doon masarap mag-invest. Kaya ako may extra money, kaya nga rin ako nagninegosyo para at least may dagdag na puhunan pagdating ng ganito, no. Kasi this is the first time na nakasakay ako sa ganitong time of trading.
right? So, wita, tayo lang muna siguro masabi ko, no? Hindi ko na masyadong nasabi yung mga update. But definitely, kung may COL ka naman, oh, makikita mo naman dito sa, yan, oh, diba? Ang ganda ng market natin kasi mostly mga naka-green. Pag green kasi nag-gain. Pag red, na-loss. Pag orange, steady lang yan. Okay? Bumalik lang yung presyo niyan. Okay? And, yan, naka, from ilang, ano to, from 300 or 276 na stocks or mga company, almost 130 yung nag-gain sa atin. Diba? 136 ang nag-gain. Maliliit lang na gain yung iba naman dyan. Pero yung ibang significant gain kasi hindi dito sa taas yan. And then kung gusto mo naman pa isa-isa, hindi yan, mga financial, okay, financial, industrial, tapos holdings, 7 lang yan, 7 na indices yan. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pala. And then all pala to lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Dito sa taas, you know, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And last, okay, services, and last is mining and oil. Okay. So, yun yung mga ano. Kumbaga parang ito na yung gin-group na siya para hindi na mahirap ako sa katitingin ng stocks na bibili mo. Kasi iba nagtatanong, okay, nag-iisip pa, ano ba kayo stocks bibili ko? Tapos, titingin pa sila, magtatanong pa sa mga saan, sa GC o kaya sa mga guru. Oh, may lang naman, yung may mga guru naman nagtuturo, mga nagko-coach. Kaya lang minsan, di ba, pagkabago ka talaga, nirap ka intindihin. At minsan, mahirap din makinig sa mga news. Diba yung mga nanga-hype lang para lang umakyat yung presyo ng stocks. So maraming ganun, no? Lalo mga bago na dinig lang. Oy, maganda yung ganito. Bumili ka. Okay? Or mag-in ka sa stocks. Okay? So ang ginawa naman niya, since bago lang siya, nakinig, dahil wala namang alam, bumili nga. And noong time na yun, mataas naman siya, pababa na siya. And normal lang nangyayari yun. No? Kung kailangan ka bumibili, bumababa. Kung kailangan naman nagbebenta, tumataas. So doon nagkakaroon ng emotional trading na tinatawag. Kaya kailangan pag-aralan din talaga yung pag-trade. Okay? And actually, hindi naman ako magaling din dito. Hindi rin ako eksperto. Hindi rin ako, basta alam ko lang gawin siya at may experience ako sa ginagawa kasi nag-trade niya ako. And gusto ko lang to i-share lalo sa mga bago. Okay? Dahil dito, wala namang, totoo lang, wala namang magaling dito eh. Kahit sabihin mo napakagaling yan at matagal na siya nag-trade, oh, ngayon inabot siya ng pandemic. Alam ba niya may pandemic? No. What if hindi niya binenta agad? O titalo na. Kaya maraming totoo lang. Ha? Maraming natalo rin sa mga equity na tinatawag natin. Kung nag-invest ka doon sa mga equity na yun, bumagsak yung equity, di ba? Bumagsak talaga yung presyo. Bumagsak. Anong nangyari? Bumaba talaga. Diba? So, I'm not against with the insurance. Kaya lang, sa insurance kasi papipiliin ka niyan eh. Diba? Kung that's this time, equity yung pinili mo, talagang malaki ang profit yan pag umakyat. Diba? Pero pag bumaba, like mababa yung time na yun at hindi na i-transfer to, sabihin natin, bonds or ano man, money market. O saan, kasi may pagpipilian naman yan, lalo na sa, ano niya, sa insurance no, o saan i-invest. Bababa na bababa yung value. Okay. Ngayon, kung ikaw naman nasabihan ka agad, o di at least makakapag-decide ka kung saan mo ilalagay. Kasi siyempre ikaw pa rin maglalagay kung ikaw yung may-ari ng insurance na hawak mo ng iyong agent or ng financial advisor mo. Kaya tinatawag doon financial advisor para i-advise ka niya kung saan maganda ilagay yung investment mo during that time. Lalo ngayon, di ba? Dapat i-advise ka na agad kung saan mo ilalagay yung mo. Kasi ang alam ko no, kasi I'm a financial advisor din no ng isang company. And ayun nga yung mga training namin na pag-aralan namin yan. You have two times no to transfer. You got two or three no to transfer your equity or your fund no para at least hindi bumaba yung value niya. Kasi normally units lang naman ang binibili, hindi yung shares eh. Pero ayun nga kung talagang ayan, nasabihan ka ng financial advisor mo na this is the right time to buy, o di mag-buy ka kung meron kang extra money. Okay, hanggang di naman nabebenta yan, parang shares din yan. Ano doon pa rin
yung units na binayaran mo. Kaya hantay na lang umakyat yan. Okay? So with that, no, tapos na ako sa aking pag-update. So may mga iba pa akong i-discuss later. Pag that, along the way, no, every day naman to, Monday to Friday, update of the stock market here in TRM, Trading and Risk Management. Okay. That is Ronnie Cayosa. And I hope na alam niyo ako, supportan niyo ako sa mga ginagawa ko nito kasi marami tayong mga kababayan OFW dito sa Pilipinas na nagtatanong ng mga investment and sana sila na yung matuto mag-invest. Huwag na nila ipaok sa iba pa kasi normally maraming ano nangyayari na scam, di ba? Or kaya natatalo once na hindi nila naintindihan yung papasok nila. Okay, with that, maraming salamat ulit. Okay, bye-bye.